So, maraming salamat rin mga punong barangays. Dito din na, kasama din natin si Sir Raymond Duaro ng Sikiglani Development Office at sa manulikod, si Sir Raymond. Siya din po yung isa sa mga team leaders na makakasama po ninyo sa assessment. Kasama rin po natin si Sir Fares ng CSFBI. Sir, tayo po kayo, sir. Si Sir po ang kasama natin na CSO representative. And then, dito rin po si Director Evelyn Quintanilla, Director natin sa DIMG sa Paragas City. No? So, I believe na with kasama ng punong barangays, maya-maya po, andito si Sir Benjamin Makatanda, Executive Assistant ni Mayor Magalo. Siya din po siya sa kasama natin na sa assessment din. No? So, tawagin po natin si Director Evelyn Trinidad para sa opening and welcome remarks. Good afternoon. Welcome remarks tayo po. Welcome and nag-audit 2017 ay 2018. Ako, ayaw
Bishop Order Council. Ngayon kasi puro audit, puro performance assessment na ginagawa niyo. Okay? And of course, we need to conduct like yung assessment at ano yung benchmark data tayo. No? No, ma-remember yun yung Badak Day. Nadigla kami, kapreta kami ni Hamdi ang buma at nagaya ko ni Makasumpan. Hamdi ka ang mga kasdyan. Basta di ko na lang i-assess yun, the functionality, effectiveness of the barangay at the Republic of Council. Only to find out, kaya hindi mo talaga ginatukot ni. Kapag hindi na kasdyan, hindi dapat yung magpaga. Dati, dapat yung maganda kumamal ka kasi ngayon yung purpose na. To see to it that our barangay at the Republic of Council is our performing. In the same manner na yung BPC din gano'n. Tignan natin kung nagpo-perform ba tayo ng BPC. Baka magno, bakit marami ka ikan? Teka, marami ito, hindi ba? Ang tao. So, gamit, siguro kung namin po, ang may importante, ang mong hino natin problema. Gano'n. Pero, kailangan natin i-daan sa tamang proseso. Paano ba pag-identify ng mga problems, issues na sa paano natin gagawin yun. Dapat itadaan natin yun. Kasi mabalintay na yung problema na makikita tayo. Yun na yung person. Pero ang mga kuso noon, hindi pa na yun. Ang dahil na rin yung problema, meron pa may salari ng problema. So it needs processing. No? Yung mga projects na sinasubmit nyo sa counselors, nagkatungan, submit yun yan. Yun. We are assuming yan, ito yung level A na yun, dumaan sa ganito. Dumaan sa proseso ng Barangay Development Council Planning. Maraming kayo yung planning mo, planning ni nutrition, di ba? Planning ni nutrition. At dapat yung ni-require na integrated planning na pag-aralin nun. Sino yung mga yun? Kawan tayo sa yung imanan. Remember kayo kung lalo ka kami nag-planning ko na yun. Kunami, mabalik naman yung plan mo nyo, kanilang nga nutrition. Mabalik na kami yan, social, economic, environment, administration and governance, and infra. Kita mo nga kami nito ang sektor. Dito ang mga tayo. And through DJ planning ko niya, doon yung ma-identify kung anong problema sa barangay nyo. Ano yung interventions na kailangan mo. Tapos ma-prioritize tayo. Kanilangan mo nyo, nakapagulong tayo ng isun natin tayo. Then of course, paano yung process ng auditing na to? Paano natin gagawin? One of the major or more agenda of the current administration is empowering the barangay. Ano yan? Nakahanap ko rin yan. Number 12. Diba? Empowering the barangay government kunana. And one way of empowering yung is this. Ito. Paano kayo ma-empower? Because you will be looking into yung performance ng isang barangay. So, kunyari, dapat din kung yan yung schedule, di ba? Kunyari, si barangay, si District 1, siya ang mag-titingin sa effectiveness ng DDC ni District 20. Para ma-experience natin, ano ba yung hinahanap? Para alam din ninyo kung anong hahanapin sa inyo. And this is the learning activity. So mapag-tiyo yung barangay, kitang naman din yung document yun. Kitang naman yung document yun, yung ito yung ligupan. Meron ka ba? Bakit wala ka? And you will learn from them and they will learn from you. This is very good na video experience sa barangay ko na good practice in terms of barangay development planning or barangay governance. Ano po? So, actually, tinangin ko ito sa mayor's office na cross-posting. Ibig sabihin na cross-posting, yun sa natin ko. Si District 1, i-assess niya si District 2. Kunyari, yun yung schedule nyo. Yan yun si cross-posting. Yan kahit nakasakot ni cross-posting. Si District 2, maling naman i-assess ni District 7. But in terms of design criteria na agad ito eh. Nag-gets natin? Cross-posting, kung na diyan. Thank you, actually, ito ang alamin ng DADIG. Ngayon, hapon nga na panunod, hindi naging marahin natin yung mayor's office. Hindi nag-meeting kami.
cross-post din tayo para because this is part of the program of the current administration na ipapagawa ng barangays. It's a learning situation, it's a shaping activity for all of us. And of course, nung makita yun dita, ito yun eh. Ang dati ko piyayo. Huwag namin yung presentation mo dita yan. Ang dati ko piyayo. Hello? Kasta ko man dito eh. Ijen District 13, the first page. Yeah, District 13, composed of Camp 7, 8, Military Camp of Lewis and San Vicente, can ma-assess ito nun is, ito no? 23. August 23. Yag evaluate kanyayo, can all punong barangays of District 9. Kaya natin District 9. Yan, si Aurora Hill, i-evaluate niya si District 13. Using yung ito. Itong ano natin, itong evaluation sheet natin. Later on, isunodan ito kinyayo, sagasagay sa i-discuss na kinyayo na niya kahit na sa ulang na ito eh. Ano yan? Okay? Masurutan tayo. Masurutan tayo yung schedule. Ni District 12, ma-assess ito ng 23 magtan. District 13, 12, 4, and 11. August 23, schedule yun. Then, assess kini District 13 ni District 9. Ang team leader ninyo, si Kia Benang ang Dilayan Jim. Saan si Ian? Tumang na naman niya. Matita na ba? Yan, si Ian. Ito'y katugaw. Nakatugaw kami na yun. So na, next, so na ni team leader, District 9. Handa na kaya nga usapin, yung protection natin team leader yung sundaan na gamit. Saan na ako? So, kaan na team leader yung tapto na natin damakan yung ay panggap ijay assessment sheet tayo na ng sumbat. Okay? Ang assessment ng isuna, ang assess kayo mula ang taga District 9. Ganun po yun. Sa District 12 naman, on August 23, yung team leader yung ito yung ni Raymond Tomaro of CPDO. Ako, Raymond. Tumakdan ka ng basit. Duya ka po. Yan, ito nyo. Ikatwa na ang District 10. Asan ang District 10? Ang i-assess ninyo is si District 12. Ato, Trey, Fontel Pilar, the country party PMA. District 4, i-assess ni District 1. Asan si District 1? Yan. Ang i-assess ninyo si District 4. Si team leader yun ni Jeril. Yun ni Jeril. Yan, si Jeril. Siya yung team leader ninyo. So, dati tapos yung gawin yung team leader. District 11, ang mag-assess na si District 5. The representative is Office of the City Mayor. Baka ni Betsy ka makalangan. And ni Rosa de Libao of Okay. And then, the 27 Castillo Town. Nakita niyo 27? District 24, 21. Ang mag-assess sa District 20 naman is si District 17. Team leader, Suruano Lin. District 14, nag-assess ni District 2. Team leader, Dabi Rosa Pinduino. Yan is si SO representative natin. Ang representative natin ng SO is this is
13:04-11. Disimpan lang kasi si Kuya Bridget here ng team leaders ko. Yung apat na tao yun. Magkakaiba lang sila ng segments din. Then August 30:06-07, Amal Assess District 18. Team leader, may Rosalie Alimino. And then District 15, Yag Assess in District 19. Ang team leader ninyo si Isabel.
Dandan-dan din namin na naraming binay ko, naraming binigay. So kaya po namin na dapat i-document yung lagay na naraming yun. Hindi lang picture, right? The picture lang kami na pag-inigay ang nyan-inigay. Ganun dapat, okay? And, no substitution. Plano tayo, naka-level tayo. Pare-parehas tayo ng intindi.